Hindi professionalism yung may nakikita na kayong mali and then you choose to be silent. Ang professionalism, you correct the wrong. Anong klaseng nangyari sa atin? Nababoy na, nababago. Yung suggestion ko, i-abolish yung Congress. I-resize natin. Ang dami natin may pinapasweldo sa mga hinayupak na yan. Nagnanakaw lang naman, 300 plus sila. Pwede naman 81 lang na congressmen. Nakikita nyo na na tinatarantado na ang taong bayan na nagpapasweldo sa inyo, tahimik pa kayo, lintek na yan, because your organization is corrupt. Sorry ah, Senate, Congress, talaga naman eh, Resolution 10. Oh, walang makaabla sa inyo eh. Walang makaabla, kasi corrupt talaga kayo. Resolution. You have colonels na who are silent after the brazen, after the obvious na nakikitang mali, and you're still silent, it means you're after sarili mo. Promotion. Inaspire mo. You will hear people justifying. What you will hear from me, putangin ninyo, mali yun. Mali yun. When you are aspiring for a position at tinimbang mo, tumahimik ka na lang. Kinalimutan mo, you made a choice, kinalimutan mo yung sinumpaan mo to serve and protect the people, to uphold the Constitution. Diba? Kinalimutan mo yung courage, integrity, loyalty, kinalimutan mo yung honor system. Wala eh. Kasi, naghintay ka na lang ng rangko, time and grade. Tahimik ka na lang. Pero may repercussion yun. Ano sasabihin ng mga junior mo? Na yun yung tama? Yun yung tama? Hindi, mali yun eh. Bakit? Eh dapat kung may nakita kayo mali, sabihin yung mali. Yung ganon. Hindi, sasabihin nyo professionalism. Hindi professionalism yung may nakikita na kayong mali and then you choose to be silent. Ang professionalism, you correct the wrong. Anong klaseng nangyari sa atin? Nababoy na, nabababoy. Kaya nga ako, when your senior officers cannot discern what is right and wrong, when the people of the republic, mas magaling pa sila na ma-discern what is right and wrong. And here you are expected to lead people, younger generation of officers and men of the AFP, into battle defending the republic. And you cannot even discern what is right and wrong. Wala na. Lost na kayo. Kaya nga, something's wrong with our AFP and PNP. Yun yung akin, tingin ko. And, hindi porke tayo mag-eleksyon, hindi tayo magkaroon ng change of government, a change of leadership and all that. And then, everybody happy. No. We have to look at the solution. Eh ako, dahil ko solution eh. Alam ko na eh. Hindi ko pa binablog eh. Mahabang vlog yan eh. Abutin tayo na ilang araw yan. Isa lang yon. AFP, PNP lang yan. At baka hiwalayin ko pa. PNP, AFP. Kasi hindi naman pareho yung situation ng dalawa. No? Pero in a bird's eye view, ang nakikita ko nga, hanip, madami magalit sa akin yan eh. Tanggalin mo na yung, i-repeal mo yung ano, Madam President. Suggest ko, i-repeal mo na yung ano, yung 3 years na yan, ng AFP chief, tsaka yung mga area commander, 3-star, repeal nyo, tanggalin yan. Magagawa yon with a revolutionary type of government. Hindi ka na kinakailangan, Congress, please, ito, agenda. Hindi, putya, marami pang ek-ek eh. I-abolish mo nga yung Congress eh. Yung suggestion ko, i-abolish yung Congress. I-resize natin. Ang dami natin may pinapasweldo sa mga hinayupak na yan, nagnanakaw lang naman, 300 plus sila. Pwede naman 81 lang na congressmen. Kaya nga, mas maganda, magkaroon ng ano eh, ng revolutionary ek-ek eh. Tapos nun eh, mag-appoint ka na lang muna eh. And then, magkaroon tayo ng honest to goodness na election sa 2028. Sabayan mo, presidential election. Uy, sasabay ako doon. BP, no? BP. Oh, taragis yan. Hindi ko naman kukontrain si ano eh. Si Inday kasi tama. Kayang-kaya ni Inday yan. Ayun ako. Ang iniisip ko nga, i-retire mo eh. 8 classes. 5 to 8 classes. Diba 10 years yung colonel to general, thereabouts?
No? Kunin mo yung kalahati. For being silent. For being silent and being dumb. No? For not saying anything. Nakikita nyo na na tinatarantado na ang taong bayan na nagpapasweldo sa inyo, tahimik pa kayo, lintek na yan. Yung kalahati, yung mga tumututok, ay retire kayo lahat. At yung mga lima na down, sige, kayo yung ipopromote ng taong bayan. At hindi na dadaan sa CA. Kita nyo, dalawa na kaagad yun. Dalawa na kaagad na solusyon yun. Wala na CA. Puta na, ba't dadaan pa kayo sa Senado? Ano, check and balance? Ginagawa bata-bata. Nagagago, nabababoy. Hayaan muna yung commander-in-chief na lang ang pipirma. Prerogative ng commander yon na siya mag-promote. Prerogative ng AFP chief, ng commander-in-general ng Army, Air Force, Navy. Patpakikilan pa ng Kongreso. Ano ba? Para makilala, and then later on, nakilala nyo, hingi kayo ng pabor, tarantado kayo. Kinukorrupt nyo yung organization because your organization is corrupt. Sorry ah, Senate, Congress, talaga naman eh, Resolution 10. Oh, walang makaabla sa inyo eh. Walang makaabla, kasi corrupt talaga kayo. Resolution 10, yun lang lagi sagot namin. Ah, di kami corrupt. Oh, gago, Resolution 10. Oh, di ba? Paano yung corrupt kayo eh? Wala man question. Ngayon yung magkukwestiyon yung mga tatakbo para maboto. Ay, naku, dapat yung kukwestiyon dyan yung mga nasa loob na. Yung mga kongreso ngayon at yung mga senador ngayon, kinakailangan pa ba yung nasa labas sa magkukwestiyon ng Resolution 10? And we are hoping na sila kinukwestiyon yan. Boto natin. Maniwala kayo. Pagka nakaupo na yan, ay wala. Hindi kami nano eh. Kulang kami, na-outvote kami. O, yun sinasabi ko sa inyo. The system corrupts and outvote yung matitinong people. And since in-outvote sila, nandun na sila sa lion's den na aamagin na sila, kakainin na sila ng sistema paunti-unti. Nakikinabang yung mga kasama, mainggit ke. O, tiyan na, bakit nakabili ng ano yun, ng sports car yung gagawin yun? Ba't nakabiyaya ng abroad yun? Naikot din na Europe nung recess ng Congress at ng Senado. Oh, bakit may kondo na sila? Oh, eh ba't ako mahirap pa rin? Kaya nga, sasabihin kayo ng mga kabady mo ng mga senator. Kompanyero, buddy, kaya, pare ko eh, mahina ka eh, tumanggap ka lang. Outvoted naman talaga ang Senate Bill XX. Outvoted naman na yung death penalty. Ilan lang ba kayo nagpo-profess niyan? Walo? Talagang talo na. O di mo tumanggap na lang kayo, kasi talo naman talaga, di tumanggap ka na lang, happy ka pa. Ay, ganun ba? Ganun? Ako bala sa'yo. Sa susunod na bigayan, sama kita. Ay, nako. We have a corrupted system. Madam President, you see? You want to graduate as the best president ever. Huwag mo nang isipin yung taong bayan. Isipin mo yung mga anak mo. Na once upon a time in the future. Once upon a time sa future. Aabutin ng anak nyo. Ng anak mo as well as ng anak ng ibang Pilipino na buhay ngayon. Ang isang bansa na napakawalang niya. Isang bansang walang pakialam sa mamamayan, isang bansang magnanakaw, yung kultura talaga, corrupt practices. Gusto mo lumaki yung anak mo sa ganon? Ang good news, you are the vice president. You can do something about it. Another good news, you have people like us, Metran, FGF, at maraming mga kababayan who will back you up. And we are even providing solutions, hindi lang gripe session, hindi lang panay salita, bangag, buso, magnanakaw, yeah. And then walang sinasabing value added. Kami may value added. Naintindihan namin yung problema. Ano problema? Corruption. We have a system that corrupts people and that outvotes people, ikot-ikot, walang competence. Tuhog ng tatay mo. Tuhog yun, He was against corruption. He is a competent
leader ng bansa, given na may experience siya as a mayor and congressman, and then he has the moral na and the ethical standard para sa bayan. Isipin niyo ha, palamurang presidente, putang na, F you, Obama, F you, tawa tayo ng tawa, di ba? Yung mga desente, putang na, kakaya yung presidente natin, ganyan, umayos ka. Kasi yung alam nilang standard, yun lang. Bopol, nagmamarunong, you see, yung competence. Pero yung competence dito sa puso, para sa taong bayan, the Duterte have a lot of, kaya nga sapul na sapul. When you have the anti-corrupt stance, ayaw mo magnakaw, at the same time competent ka, both intellectual and moral competence. Tapos nun, with the proper environment, you can operate. You will make the country productive. Simple, you make the people productive, you make the land productive, you will have an economy that will be so strong that can fund. Kahit yung budget natin umabot ng 10 trillion, kaya. Inisip? Kasi kung kalahati ng population mo productive, nang tataas lahat ng sweldo, ipipigibank ba niya yung sahod niya? Hindi, they will enjoy life because you... Minsan ka lang, and ang Pilipino, mapagmahal sa kamag-anak, sa pamilya. Kaya nga, kung makita yung OFW natin, remit ng remit, and that keeps our country floating. Kahit ninanakawan na tayo, kaliwa, kanan, floating. Kasi may OFWs tayo.